kinuwento ni DJ Pascual. Journey to see DJ Pascual. Heavily talented DJ Pascual. Iconic photographer. DJ Pascual. DJ Pascual. DJ Pascual. DJ Pascual. DJ Pascual. DJ Pascual. Kinabot si DJ Pascual. Hello na everyone! Welcome back to my YouTube channel. Sorry, medyo nawala ako ng slight. Namiss ko kayo, namiss niyo ba ako? Thanks dun sa mga nag-alala. Ang dami nag-message sa akin. Medyo napagod lang ako ng super the past few weeks. Kasi basta marami nangyari. Ewan ko, mag-comment kayo sa baba kung nafe-feel niyo ba na parang sobrang mas nakakapagod mag-work ngayon. Mas shorter yung work days. Pero mas nakakapagod siya. Kasi, ewan ko, naka-mask, tapos naka-PPE, face shield, tas parang kailangan ko sumigaw the whole day para marinig ako. Medyo, parang nabago yung flow nung ano eh, nung work. Parang bumuhos lang talaga lahat ng work, nagsabay-sabay. And, syempre, yung mga nangyari with typhoons na nagsunod-sunod, and parang nagpatong-patong na lang siya. So, I am back, and the good news is, yung last video natin na in-upload, yung Musings episode ni Catriona, we raised 686 USD, about 33,000 pesos. We have donated it to Red Cross. I'm sure makakatulong naman siya. So thank you guys for watching. So just by watching, nakatulong na kayo. Salamat na rin sa mga lahat ng feedback na binigay niyo. Actually, isa pa yun, parang na-exhaust na talaga ako dun sa, parang nagsunod-sunod yung mga Musings episodes, and medyo na-drain na rin ako creatively. Yung Catriona, take it na lang as parang a season finale. So, kung nakita niyo sa title, I will be showing you guys what's inside my camera bag. Yan! So, ito yung camera bag na ginagamit ko. And hopefully, pag pinakita ko sa inyo yung mga lenses, I'm also gonna be teaching you and you will learn something about lenses also, cause important din yung choice ng lenses sa overall look ng photos natin. Okay, so ito yung camera bag na ginagamit ko for a few years now. Before ko binili itong think tank na to, na trolley, ginagamit ko was a hard case. Para siyang murang Pelican, tough case yung pangalan niya. Masyado siyang malaki for yung pag-carry-on. Palagi siya nababaril. Kasi medyo mabigat siya and medyo malaki siya. So, ito yung binili ko kasi sabi dun sa listing niya, yung size niya pang cabin talaga. Pero may kabigatan din siya, so pag nagka-travel ako, binabawasan ko rin talaga yung gamit. Kasi ngayon sobrang ang dami niyang laman. Okay, hindi ako maayos sa gamit. So ito yung itsura niya now. Puro Sony yung system ko ngayon eh. 4 Sony na bodies. Dati, may contract ako with Sony. Now, I'm not under any contract with Sony. So, I'm free to say anything about these products. Since I was beginning, Nikon talaga yung system ko. But around 2016, parang nagsawa na ako and my... Of course, sobrang luma na ng mga equipment ko, yung mga lenses. They started failing na and I was looking for a new system to use. And parang I tried Sony and Canon. Kasi gusto ko munang mag-try ng mga Sony cameras before ako mag-commit. Marami akong shoots na ginawa nun sa London. For Metro, yun yung cover ni Andy Eigenman and may iba pang cover si Kim and Sian. So if you watch yung mga behind the scenes nun, may ibang scenes na naka-Sony ako, may ibang scenes na naka-Canon ako. Ayun, I decided to use Sony full-time kasi ewan ko, mas nagustuhan ko yung pagka-compact ng Sony. At that time, that was the A7 R2, which I still have actually. I have two bodies ng two with this 35mm. Gandang-ganda ako dun sa quality ng photos niya, especially for such a small and compact camera. After noon, nag-commit na ako to using Sony full-time. Hindi ko siya nire-regret kasi sobrang happy talaga ako. So I have, sabi ko nga, 1, 2, 3, 4 bodies, 5 Sony lenses. I'm gonna explain na lang para mas maintindihan nyo yung mga lenses. 2.8-24-270. Yung 2.8 niya is yung aperture, yung maximum niya na aperture. Yung 24-270 yun yung focal length nila. Meaning kung gaano kalayo yung kanyang mafo-focus. Okay, so yung mga wide angle, mostly makikita yung view, things around the subject, di ba? Parts doon, especially dun sa mga edges niya, will appear distorted. So parang humahaba siya. So you can use distortion to your advantage na pangpahaba ng legs, ganyan, to make small spaces appear bigger also. Everything will be in focus, generally. Mas sharp
halos lahat. Pag ginamit mo naman siya in a close-up, ang mangyayari naman dyan, sobrang distorted ng features na parang mas malaki yung mga nasa gitna, mas ano, parang mas pulled back yung mga nasa sa side. So medyo cartoonish yung labas niya pag ginamit mo ng sobrang close-up. This 35mm na parang pancake lang siya. Actually, ganito lang siya kaliit. Ito usually I use for travel or pag mga gumagawa ko ng content for myself on Instagram. One of my most used lenses. Ayan, 24-70 2.8. So, ito yung favorite kong gamitin, especially if yung mga magmamadali na shoots outdoor, you don't have to keep switching lenses. Okay yung aperture niya. Ay, nakadikit pa pala dito yung ano, yung star filter. Ito yung ginagamit ko para magkaroon ng sparkly effect yung ano, yung photos. If you've seen Hoya 8 star filter, lalagyan ko ng mga filter. I don't have many actually. I only have 2, which is the star filter. This, parang warm siya na may onting haze from Tiffen naman. Pampasoft ng images. Yung next category naman will be yung mga standard lenses. Standard lenses around 50mm. It's really one of my favorite lenses kasi standard lenses show more of the subject than the environment. Very versatile din naman siya. Yun lang, if you want to do a wider shot na medyo kita yung view, kailangan mo lumayo ng bongga kasi nga medyo malapit ng konti, mas malapit ng konti yung focal length niya. It's similar to the naked eye. Depende sa aperture, usually mas mag-defocus, mas mag-out of focus yung background. Pag close up naman, generally for me, hanggang half body okay sa ano standard lenses, like mga 50mm. Kasi pag sobrang lapit na, may distortion din na nangyayari. What I used to do was, if I wanted to go this tight, pag ano, pag naka 50mm, hino-horizontal ko na lang siya. And then, ika-crop ko na lang siya kung gusto kong vertical para mas maging close up. But for people starting out, I would recommend 50mm 1.4, which is the one I'm using here. Ang gandang first lens talaga na gamitin ang mga 50mm na 1.4. Generally, mura lang sila and maganda yung photos na makukuha nyo. Na onting effort lang kasi ang ganda ng bokeh usually. Yung 1.4 niya na aperture, parang ang ganda ng creamy yung effect ng background, ganyan, pag nakatodo sa 1.4 yung aperture. Mahilig talaga ako sa mga prime lenses. I think masanay lang talaga ako na gumagamit ng prime lenses because when I took classes before in New York, yung professor namin dun sa Parsons was adamant na we use prime lenses para hindi kami masyadong dependent sa mga zoom. Generally, prime lenses, aka yung mga lenses na hindi nazo-zoom, are a lot sharper than zoom lenses. The last category, telephoto. Ito yung mas sobrang zoom na. So, kailangan pag prime siya like this, yung 85mm na prime, I use this generally for mga ano, close-up, beauty shots, ganyan. Pag telephoto, almost all no environment will be excluded na. Parang mas yung subject talaga yung focus. Features will not be distorted. Kaya nga, I usually use this for beauty shots. Pero actually, depending pa rin sa face ng model eh. Especially now with camera phones. Ang camera phones usually, actually, are wide angle. Eh, mas nakakapayat talaga usually pag full body ang wide angle. You look thinner than you do in real life. So, minsan, subjects are so used to seeing themselves na mas wider lens. Pagka telephoto na, especially pag 85 na, tapos naka-beauty shot ka, may tendency na the subjects will think that they look wider. Mas nagpa-flatten yung image to, actually yun talaga yung mas realistic din. $70 to $200. 2.8, so ayan, ganyan siya, malaki siya. If you were to have like 2 lenses lang, itong dalawang to, very ano na sila, enough na sila. Kasi 24-70, then 70-200. But for people starting out, I would recommend 50mm 1.4. I have this 85mm. 1.4 also, this is great naman for portraits. Anong body to? This is the 3, A7R 3. Ito yung pinakagamit na gamit ko. Kasi sobrang happy talaga ako dito sa A7R 3. Kasi lahat nng mga reklamo ko with the A7R 2, yung short battery life. Kasi before, ang bilis maubos talaga ng batteries niya. So, nung naglabas sila ng A7R 3, sobrang tagal na nung battery niya na. Kung sa A7R 2, parang apat yung batteries ko. Dito, dalawa lang yung batteries ko. And usually,
in one day, isa lang talaga yung nagagamit kong battery. Yung A7R II din, yung focus niya medyo hindi agad kumakagat. But yung A7R III, sobrang bilis na ng focus niya. Yeah, I hope this diagram helps. Itong papakita namin diagram, screenshot niyo na lang. And ayun. Daming laman kung ano-ano. Ah, okay. Makey na ano, parang flash lang siya. Namumurahin lang siya actually. Before Star Magic Ball, a few years ago, yung direction nila was like, gusto nila yung parang photos ni Mario Testino sa Vanity Fair. Syempre, ako naman magdala ng malaking ilaw dun sa ano, sa ball. So, I decided to get this. Sobrang sulit-sulit siya kasi actually a lot of my Instagram photos, pag kailangan ko lang ng photos ng sarili ko, and if wala masyadong natural light, I use this. And minsan mukha siyang film yung effect niya kasi yung parang lo-fi na naka-flash lang, ganyan. Pang ano to? Okay yung bastos. Pang ano to? Pang linis to ng lens. Ito pang sensor or lens. So ito yung pang blow nung dust. Kasi minsan, pag may mga dust, kailangan mo siyang i-blow bago mo punasan. Kasi minsan yung dust, pag pinunasan mo lang siya agad, magagasgas yung lens, diba? Ito yung pang brush sa dumi. And then, ito yung solution. Mga microfiber para hindi magasgas. And then ito yung wipes niya kasama niya. Yung lenses kasi kailangan iniingatan. Although medyo burara talaga ako sa gamit. But kailangan talaga iniingatan siya kasi medyo mahal talaga sila. Investment talaga siya. Cause even if you upgrade your camera, you're still gonna use the same lenses, of course, if it's the same system. Ito, mga, actually nabili ko lang to sa Lazada, nakakatawa. Pang bokeh lang sa camera. So mga prism-prism for the, yung mga effects-effects. Kasi naman may time na nauso yung mga ganong effect. An air filter, a purifier. Tapos inusot sa neck na hindi ko pa na nagagamit actually. Ngayon ko lang siya nakita ulit. Cables, of course. Hard reader na hindi ko na rin masyado nagagamit kasi mas nagagamit ko dati na naka-Nikon ako kasi CF card siya. But sa Sony kasi lahat to naka-SD cards. And then ito mga chargers lang. Speakers. Ah, ito pa pala may isa pa akong lens na kasi nga sobrang happy ako dun sa dito, sa super liit na lens, ang saya niya pag nagtatravel na ito lang yung dala mo. Tapos ang ganda ng photos. But I was looking for something wider pa. So, I found this Samyang, yung brand niya. And okay rin siya pang travel. Cause it's wider than the 35mm. When I'm traveling, minsan binabaan ko itong dalawa. Kasi maliit lang naman siya both. Anyway, marami akong camera kasi kailangan ko palagi ng backup camera. Minsan kasi hindi natin masasabi. Dati may time na isa lang yung cam ko na Nikon, and then medyo nag-fail yung shutter niya. Yung shoot namin for a brand was in a construction site. Tapos sobrang lakas ng mga lumalagabog na mga metal ganyan habang nagsushoot kami. Ewan ko kung may effect yun, but parang nasira yung shutter niya. So parang may mga images na black lang pag nagpipicture ako. So, the whole shoot, parang I just kept taking pictures hanggang magkaroon ng image, ganun. So, anyway, stress na ako nun. So, after nun, palagi na akong may backup cameras na dala. Although, hindi pa naman ako fina-fail ng A7R III, kaya ito pa rin yung forever kong ginagamit kahit meron na akong A7R IV. Actually, A7R IV yung ginagamit ko ngayon dito sa ano, sa pag-record ng video na to. Yung two cameras actually, A7R IV and yung camera na naggumagalaw is the ZV-1. Yung pinaka-compact nila na pang-vlog. Nireview ko sa Instagram ko, which really good actually. Sa IGTV ko. If you wanna see the review, go to my IGTV. Hey! Anong laman niya? Panadol for cough and cold. Actually, pili ko galing airport to. Photos ng wedding ni Georgina. First time ko sinuot yung ano, yung Balenciaga na boots. Kakabili ko lang siya. The night na binili ko siya, nakita ko at kausap ko sila, Steven Maisel, at saka si Anna Sui sa labas ng Mission Chinese, which is a restaurant in New York. Mga resibo, pag ATMs sa London. Antigen test results. May mga litrato pa ako dito nung, my God, okay. Ng someone from the past. Itapon na natin yan. Bill ng pagpapalinis ng camera, ng lenses. Ayan, yung museum sa New York. So, actually, naalala ko si Pauline ata yung kasama ko dito. AKA,
Pauline Prieto, yung model dun sa likod. Nung nag-Vogue Festival kami nila, Angela sa London. Actually, kakabigay lang ni Pam nito a few months ago. Electrical tape, cable na pang mic, and oh my God, my old business card. Yung pirma ko lang, tsaka ano, IG handle. Luma na to, oh my God. And finally, yung tether cable from Tether Tools. Actually, ito yung pinaka matibay for me. Kasi, syempre pag mga usually pag commercial shoots or editorial shoots, mas okay kung for me kung naka-tether siya sa monitor, sa laptop, para nakikita rin ng model kung itsura niya sa photos. It really helps make the shoot better. Kasi at least alam nila yung nangyayari. Hindi sila yung nanghuhula ko nung nangyayari sa shoot. So, itong Tether Tools, I think meron din ito sa Henry's. But itong USB-C version, wala kasi sila the last time I checked. So, sa Lazada ko lang ito na-order. And it came from Japan. Pag nagtetether kayo ng photos, I recommend this brand, yung Tether Tools. And then may pinili rin ako with it na parang pangkabit dun sa... Parang kakabit mo yung string dun sa side ng camera mo para hindi mahila-hila to nung... Kasi madaling masira yung USB sa side ng camera. Especially pag nahihilang ganyan when shooting. So, it helps na may ganito siya. Actually, Sony has its own. But, yung Tether Tools kasi makapal yung ano niya. Yung parang head niya. So, hindi siya magkasya dun sa Sony na protector. Although, mas sturdy yung protector ng Sony kasi nakadikit siya sa side ng camera para naka-steady lang talaga yung ano yung USB niyo. There you have it. Oh my God, ang daming kalat. I hope you enjoyed my napakagulong camera bag. And I hope you learned something new also today with all these lenses. So, if you have any comments or suggestions, don't forget to comment below. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell to get updated on my next video, which is on Saturday. Promise. So, see you guys next time.